Magandang araw po, Luzon Visayas, Mindanao. Nandito naman po tayo, magdidecode ng isa pong treasure site na ipinadala po sa atin ng ating ka-TH. Isa pong video na kung saan may mga Yamashita treasure marker na atin pong pagtulungan i-decode, mga ka-treasure hunter. Ang isa pong video na ito na kung saan ipinadala sa atin ay mula po sa ating ka-treasure hunter na humihingi ng tulong kung ano po ang kahulugan ng mga markang ito. At atin po itong i-decode sa abot po ng ating makakaya, mga ka-treasure hunter. Ito pong kanyang treasure site na ipinadala ay isang uri po ng tinatawag na Yamashita treasure marker na kung saan inukit sa bato. At mapapansin natin na ang karamihang naiukit ay mga arrowhead. So ang kanya pong ipinapakita ay isa pong uri. Yung una niyang ipinakita isang uri ng arrowhead na kung saan nagtuturo sa direksyon ng kinaroroonan ng treasure. At yung tinatawag na arrowhead ay pointer, mga ka-treasure hunter, isa pong uri ng pointer na kung saan yung kanyang tulis ay nagtuturo direkta sa lugar na kung saan naroon ang treasure, buried treasure na kung saan ibinaon ng mga Japanese Imperial Army. So pangalawa po sa pointer na kanyang ipinapakita ay itong drilled holes na tatlo na mapapansin natin ay may malaking butas, may malaki-laki at may maliit, na ibig sabihin niyan ay isa pong pointer sapagkat yung maliit ay magiging tulis at yung malaki ay magiging puno ng tinatawag ng arrowhead. Kapag atin po siyang iginuhit, siya po ay magiging patulis na pointer o arrowhead, mga ka-treasure hunter. Ang pangatlo po sa pinapakita ng ating ka-treasure hunter ng sign ay ang guhit na ito. Na may mga guhit tayong mapapansin at may mga parang tuldok. Ang ibig sabihin niyan ay mga gilid ng pinagtataniman ng palay, mais, o mga taniman, o mga daanan ng mga sinaunang tao, o mga pinagdadaanan ng tubig na nasa gilid ng kabundukan o sa lugar na kinaroroonan ng malapit sa marka. May mapapansin tayong mga parang structural na kasing itsura ng maiguhit na tinutukoy ng mapa na nakasulat sa bato. So ang mga Japanese Imperial Army ay gumuhit ng parang mapa upang malaman nila kapag binalikan nila ang isang lugar na maaring naroon ang itinatago nilang Yamashita treasure, mga ka-TH. Ang apat po sa marka natin makikita ay ang hugis puso, na ang ibig sabihin ay treasure site, treasure here, at saka landslide. Yan po ang kahulugan ng hugis puso. Landslide sapagkat maaring mag-landslide ang ilalim kapag hinukayan po natin, mga ka-treasure hunter. Ang hugis puso ay nagpapatunay na may naibaong kayamanan sa kinaroroonan nito, at ang hugis puso ay nagsisimbolo rin ng landslide sa ilalim kapag hinukayan ninyo ito. Hanggang dito na lamang po ang ating pagbabahagi sa maiksing video na ito. Sana po ay nakapagbigay tayo ng kaunting kaalaman tungkol po sa Yamashita treasure, at kung mayroon po tayong pagkakamali, tayo po ay humihingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo po ay tao lamang. At kung mayroon po kayong alam, pakidagdag na lamang po ng comments sa ibaba.